sa ating mga mainit na balita ngayong tanghali. Pagpapatupad ng General Community Quarantine na may kasamang restrictions sa National Capital Region, Bulacan at Rizal simula sa Hulyo, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Iba pang lugar sa bansa mananatili naman sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ng travel ban sa Indonesia dahil sa mataas na kaso ng Delta variant sa bansa, pag-aaralan ng pamahalaan. Criminal Investigation and Detection Group inatasang imbestigahan ang issue ng vaccine schedule fixers sa Pasig. Validity ng Bayanihan 2 matatapos na bukas paggamit ng pondo sa ilalim ng batas, lumalabo ng mapalawig ayon sa isang mambabatas. ₱1.6 billion clean energy program inilunsad sa Pilipinas ng isang US agency. At problema sa modules ng mga estudyante sa isang paaralan sa Pangasinan, tinugunan ng Members Church of God International. Magandang tanghali mga kasambahay, ngayon po ay araw ng Martes, June 29, 2021. Ang ating pong Radio TV Mobile Booth ay kasalukuyang nasa Commonwealth Avenue sa Quezon City para sa ating balitaan ngayong araw. At una sa mga balita ngayong tanghali, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Interagency Task Force on COVID-19 na isailalim pa rin ang National Capital Region at mga kalapit na lugar sa General Community Quarantine na may kasama pa rin ilang restrictions. Samantala, ang ibang lugar naman sa bansa mananatili pa rin sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. At mula sa Quezon City, may report si Rosalie Cause live. Rosalie, ano-anong mga restrictions ang kasamang ipatutupad sa ilalim ng GCQ? Ella, limited pa rin ang venue capacity para sa ilang mga sektor at industriya, katulad ng indoor dining sa mga restaurant na allowed ang 40% capacity. Sa National Capital Region, Rizal at Bulacan, nasasa ilalim pa rin sa General Community Quarantine with some restrictions mula July 1 hanggang 15, bunsod ng patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19. Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong community quarantine classification sa buong bansa para sa susunod na buwan. Unti-unti na rin luluwagan ang capacity ng ilang negosyo sa Metro Manila at dalawang kalapit probinsya. Pero GCQ with heightened restrictions naman ang Laguna at Cavite. As of June 28, ang mga lugar na ito ay nakapagtala ng mataas na bilang ng bagong kaso ng COVID-19. Sa ilalim naman sa Modified Enhanced Community Quarantine ang ilang lugar sa bansa tulad ng Cagayan, Apayao, Bataan, Lucena City, Puerto Princesa, Naga City, Iloilo City, Iloilo, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cagayan de Oro City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, Butuan City, Binagat Islands, Surigao del Sur. Regular na GCQ naman sa buong buwan ng Hulyo sa Baguio City, Ifugao, City of Santiago, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batangas, Quezon, Guimaras, Aklan, Bacolod City, Negros Occidental, Antique, Capi, Zamboanga, Sibugay, City of Zamboanga, Iligan City, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Cotabato City. Ang natitirang bahagi ng Pilipinas ay isa sa ilalim sa Modified GCQ. Ipinahayag naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may pagkakataon pa ang mga lokal na pamahalaan na mag-apela kaugnay ng kanilang quarantine classification. Samantala, pinalawig pa ng pamahalaan ang travel ban sa ilang bansang nananatiling may banta ng Delta variant tulad ng India at ilan pang nasyon ayon sa palace official. Magtatagal ang travel restrictions hanggang July 15 sa mga pasaherong galing ng India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh at United Arab Emirates. Balik sa iyo, Ella.
maraming salamat, Rosalie Cause Live, na nag-uulat mula sa Quezon City. Samantala, mahigit 600 ang average na naitatalang kaso sa National Capital Region kada araw. Ayon sa Department of Health, nagpapakita na bumababa na ang kaso sa rehiyon, ngunit malayo pa para maabot ang target na pre-surge level o nasa 300 kaso kada araw. At mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko, sa ginawang pagtaya ng DOH, kailan kaya posibleng maabot ng NCR ang pre-surge case at ano ang ibig sabihin kapag naabot na ito? Floor, wala pang projection ngayon ng Department of Health kung kailan maabot itong pre-surge level dahil fragile pa ang case trend o posibleng tumaas pa ang kaso sa National Capital Region. Napapansin nga ng Department of Health ang pagbaba ng kaso dahil 666 ang naitatalang average na kaso sa NCR kada araw kumpara sa libo-libong kaso nitong nakalipas na buwan. Ngunit ayon din naman sa DOH, Floor, malayo pa ito kumpara doon sa naitalang pre-surge level noong Enero at Pebrero ngayong taon kung saan 300 kaso lang kada araw ang naitatala sa rehiyon. At upang mapanatili naman na mababa at lalong bumaba pa ang kaso ay binabuti na ngang palawigin ang general community quarantine with restriction status sa NCR. Kailangang mapanatili, Floor, ang pagsunod ng publiko sa minimum public health standards, lalo na ang pag-iwas sa mga mass gatherings gaya ng party. Limitahan din anya muna ang pagpunta sa mga matataong lugar gaya ng palengke, pag-dine-in sa mga restaurants at pagpunta sa mga mall kung wala namang mahalagang bibilhin. At mahalaga rin na magpabakuna na upang lalong mapigilan ang hawaan ng COVID-19 infection. Floor, sa ganitong paraan, maiiwasan ang paglobong muli ng kaso sa NCR at mapipigilan ang mutation ng COVID-19 virus kapag mababa lang ang naitatalang kaso, lalo na sa mga lugar na meron ng nauna sa high-risk area na. Floor, yan muna ang latest slide. Maraming salamat, Aiko Miguel. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng Delta variant ng COVID-19 sa Indonesia. Bunsod nito, pag-aaralan ng Philippine government kung kinakailangan bang magpatupad ng travel ban sa naturang bansa. Para sa detalye, narito ang ulat ni Rosalie Coz. Mabilis ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Indonesia bunsod ng Delta variant kung saan pumalo sa higit 20,000 ang kaso kada araw at pinangangambahan ang pagkakaroon ng wave of infection tulad ng nangyari sa India. Bunsod nito, may mga mungkahi sa pamahalaang magpatupad na rin ng travel restrictions sa mga pasaherong nanggagaling sa bansang Indonesia. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pag-aaralan ito ng pamahalaan. I'm sure that will be considered by the IATF po. Pagtitiyak din ng palasyo, patuloy ang mahigpit na health at safety protocol sa mga isinasagawang repatriation mula sa bansang Indonesia bilang pag-iingat sa mas nakahawang coronavirus variant. Dati na pong mahigpit yan, no? Mula nung nagsimula ang pandemya. Lahat po ng repatriation ngayon ng mga Pilipino from that area, no? Hindi lang Indonesia, kasama na rin po sa Sabah, have to be organized repatriation po. Sa kasalukuyan, pinaiiral ang travel restrictions ng Pilipinas sa mga pasaherong galing ng bansang India at 6 pang bansa dahil sa Delta variant hanggang sa katapusan ng Hunyo. Subalit hindi naman ito sakop ang mga kababayang Pilipinong kabilang sa repatriation program ng pamahalaan at pribadong sektor. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga magulang dahil sa hindi pa rin niya pagpapahintulot na ibalik na sa normal ang pagpasok ng mga mag-aaral sa mga eskwelahan. Ayon sa punong ehekutibo, nananatili pa rin ang banta ng COVID-19 variants at ayaw niyang isugal ang buhay ng mga bata. Ang detalye mula kay Nel Maribuhok. Ipinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya pumapayag na magkaroon ng face-to-face classes. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang mapahamak ang mga kabataan sa gitna pa rin ng banta ng COVID-19 variants. Kaya nagsorry siya sa mga magulang kaugnay ng kanyang naging desisyon. Kung ang mga bata nandyan,
baka mahawa at saka dadating itong D. Sinabi mas aggressive and more fatal than COVID-19 yung mother ano niya. Eh, ako naman, naghingi ng patawad sa inyong lahat, sa mga nanay, tatay, kasi ma-delayed ang edukasyon ng mga bata. Binigyan din rin ng Pangulo na mas mahalaga pa rin ang buhay ng mga bata. Kasi kung magkadisgrasyahan, buhay ito, delayed lang ang edukasyon ng bata. Pero it will normalize one of these days. But I cannot gamble, I said, with the life of a children. Samantala, target ng pamahalaan na bago matapos ang August ay mabakunahan na ang nasa 40 million mula sa populasyon ng bansa. Patungo ito sa target rin na magkaroon na ng herd immunity bago matapos ang taon. Pagka natapos po ang August po, Mr. President, more or less 44,545,870. Ito po yung tinatanong po ni Secretary Lorenzana na kaya nating abutin yung 44 million na job before the end of August. Yun po ang aming tinatarget. Ayon kay Galvez, sa July inaasahan na pagdating na nasa 11 hanggang 13 million doses ng COVID-19 vaccines, kung saan darating ang kalahating million doses ng Pfizer vaccines, 1.17 million doses mula sa AstraZeneca, 5.5 million doses ng Sinovac. Inaasahan rin ang pagdating ng donasyon ng US ng hanggang 1 million doses ng bakuna at mula sa Japan donation na 1.1 million doses. Ayon sa Pangulo, ginagawa na ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang maipadala sa mga malalayong lugar ang bakuna. That we are using all assets of government, be it the plane, boat, o anong klaseng barko, para maihatid lang sa in far pang places yung bakuna. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May tuturing na isolated case ang viral video na maling pagbabakuna sa Makati City ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Humingi naman ng pamanhin ang Makati City LGU at sinabing na bakunahan pa rin ng maayos ang vaccine. Samantala, iniimbestigahan na ng Department of Health ang insidente. Ang detalye mula kay Aiko Miguel. Makikita sa viral video na itinurok lang sa braso ng medical worker ang syringe, ngunit hindi na itulak ang bakunang laman nito sa braso ng vaccinee at kaagad nilagyan na ng plaster. Kinumpirma naman ni Makati City Mayor Abigail Binay na nangyari ang insidente sa kanilang lungsod noong Biyernes. This happened June 25 and June 26, bumalik po siya sa aming tanggapan at pinakita po ang video at nakita naman po na hindi siya nabakunahan, kung kaya't binigyan ho siya agad ng bakunas. Ngunit kaagad din namang ipinaliwanag ng alkalde na nagkamali ang volunteer nurse, dala na rin ang pagod nito at hindi ito sinadya. So we simply ask for understanding from the public. Maawa naman po kayo sa nurse na nagkusang loob na nag-volunteer para sa kanyang oras, ng kanyang oras para lang po magsilbi sa ating mga kababayan. Taon lang po ang ating frontliners, napapagod, nagkakamali. Pero mahalaga po na itinama namin agad ang pagkakamaling ito at humihingi po siya at kami ng patawad at nagbibigay din po kami ng assurance na hindi na po ito mangyayari muli. Pakiusap din ng alkalde na huwag nang lubhang sisihin ang volunteer nurse at husgahan na mali ang vaccination program ng Makati City. Ang nakakalungkot din po dito ay syempre mag-e-election na po next year at ang iba pong nagkakalat ng video ay tuwang-tuwa sa nangyari at ginagamit po itong paraan para po siraan ako at siraan po ang vaccination program ng Makati. Pero hindi po nila nakikita na ang vaccination rollout ng buong Pilipinas po ang maaapektuhan kung sisirain po nila ang kredibilidad ng vaccination po natin. Ipinaliwanag din ni Presidential Spokesperson Harry Roque na isa lamang itong kaso at wala itong katulad sa Pilipinas. Pakiusap ng kalihim ay ang pangunawa ng publiko lalo na sa volunteer nurse.
I assure you po no that your opposition in Makati will have to do a lot more para siraan po yung vaccination ninyo. At saka mga kababayan, no, tignan naman po natin, naka 10 million jobs na tayo at ito naman po ay isolated case talaga on the part of an overworked na volunteer pa na frontliner. So I'm sure the people will understand po. Batid na rin ng Department of Health ang nangyaring insidente sa Makati City at malinaw na ito ay paglabag sa vaccination protocol. Tiniyak ni Health Secretary Francisco Duque III na iniimbestigahan nila ito. Nagpaalala rin ng kalihim sa dapat gawin ng mga vaccinators at vaccinees. Ang panawagan natin doon sa ating po mga magigiting at namamayaning mga bakunador, ating po mga nurses, ating po mga doktor, na to exercise more caution. There has to be an abundance of caution when injecting and seeing to it that the entire content of the syringe ay talagang naiibibigay, naituturo. At maganda rin naman para sa mga mamamayan, baka pwedeng maya ay silipin ninyo kung yung syringe ay talagang naubos yung karga para pagkaisahan po natin. Kasi nga, pagod din yung ating po mga healthcare workers, ang mga bakunador, minsan may human error. So tingin ko, wala po ritong sinadya. Nagbabala naman si Secretary Duque na may katapat na parusa ang sinumang mapatutunayang sinadya ang mga ganitong hakbang. Nangako si Secretary Duque na sa pagdating ng mas maraming COVID-19 vaccine doses sa Pilipinas, na pagbubutihin pa ang pagbabakuna. Bibilis pa ito kalakip ng tama at mas maayos na paraan ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga Pilipino. Nag-request ang media ng kopya ng vaccination protocol sa DOH ngunit wala pang ibinibigay sa ngayon. Ito ay upang mas malinaw kung ano-ano nga ba yung nakapaloob sa naturang protocol, maging ang mga penalty o maipapataw na parusa sa isang healthcare worker mula sa pribado o pampublikong ospital kapag napatunayan na may paglabag sa vaccination protocol. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suspindido muna ang pagbabakuna sa siyudad ng Taguig at Maynila gamit ang mga bagong dating na supply ng Sinovac COVID-19 vaccines. Ito ay dahil wala pang Certificate of Analysis o COA ang mga bagong batch ng bakuna na makakapagsabing ligtas na itong gamitin. Mula sa Quezon City, may ulat si Janice Ingente live. Janice, sino ba ang nagbibigay nitong Certificate of Analysis ng mga bakuna at hindi ba dapat pagdating pa lang sa bansa ay mayroon na nito, Janice? Aga, ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, manggagaling ang Certificate of Analysis o COA sa manufacturers ng bakuna at karaniwang inilalabas ito matapos na ma-deliver yung mga vaccine supply. Isa kasi ito sa mga dokumento na nire-require ng Food and Drug Administration para ma-monitor ang mga bakunang dumadating sa bansa. Ayon kay Vergere, kailangan magkaroon muna ng COA ang mga bakunang na-deliver sa bansa bago gamitin para sa quality assurance at safety ng bakuna. Per batch ang pagre-release ng COA at depende pa ito sa dami ng bilang ng mga bakuna. Itong 1.5 million na Sinovac vaccines na dumating noong June 24 ang binabanggit na wala pang COA, pero ayon kay Vergere, inaasahang bukas, June 30 na mai-issue ang COA nito. Pero dahil bukas pa nga, pansamantala muna ang itinigil ng ilang LGU sa Metro Manila ang vaccination gamit ang bagong batch ng Sinovac vaccine sa kanilang lungsod. Kahapon naglabas ng advisory ang Paranaque LGU na wala munang vaccination sa lungsod para sa Sinovac vaccine. Sa lungsod naman ng Maynila, bagaman natanggap na ng LGU ang 400,000 doses ng Sinovac vaccine kamakailan, ay sinuspindi muna ang vaccination sa lungsod. Sa Taguig City naman, simula kahapon ng hapon hanggang sa kasalukuyan, pansamantala rin itinigil ang pagbabakuna ng Sinovac vaccine sa A1 to A4 priority group. Habang hinihintay pa ng LGU ang authorization ng DOH kung pwede nang gamitin ang mga bagong dating na Sinovac vaccine. Wala pa nga petsang ibinibigay ang mga LGU kung kailan ibabalik ang vaccination sa kanilang lungsod, pero oras na maibalik na o mailabas na ang COA ay agad na magre-resume na sa pagbabakuna ang mga LGU gamit ang Sinovac.
ipaprioridad naman ito ang mga nakaschedule o mga schedule na naapektuhan itong suspension. At pinapayuhan naman ang mga residente na manatili nakaantabay sa mga announcements na ilalabas ng LGU patungkol sa vaccination. Aga? Okay, maraming salamat, Janice Inhente. Mapapaso na bukas ang Bayanihan to Recover as Once Act o Bayanihan 2. Pero ayon sa isang mambabatas, tila hindi na mapapalawig ang validity o visa nito, gayon din ang natitira pang pondo sa ilalim nito. At mula sa Caloocan City, may report si Ray Pelayo live. Ray, gaano pa kalaki ang pondong hindi pa nagagamit sa Bayanihan 2 at ano ang mangyayari dito kapag hindi na mapapalawig ang validity ng batas? Ella, yung halaga na sinasabi ng ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno ay nasa 18 billion pesos pa. Pero ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, yung kalahati niyan ay nailabas na ng Budget Department. So yung kalahati na lang ang inaantabayanan kung mauubos ito bago ang itinakda na matatapos itong visa ng nasabing batas sa June 30. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. So mukha naman pong miski umabot tayo sa end of the month, kaya namang i-obligate yung remaining 8 billion na lamang po na natitira sa Bayanihan 2. So antayin po natin. Ayon kay Roque, wala pang abiso sa kanya tungkol sa extension ng Bayanihan 2. Ayon naman kay House Majority Floor Leader Martin Romualdez, naghihintay lang din sila ng aksyon o signal mula sa Malacanang kung magsasagawa sila ng special session para sa pagpapalawig ng paggamit ng matitirang pondo sa nasabing batas. Naka-adjourn o walang session ngayon ng Kongreso hanggang sa July 25. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Representative Martin Romualdez. Medyo gipit na tayo sa oras kaya parang lumalabo na ang ating pag-hold ng special session. Ay naman sa Filipino Nurses United, matatanggap na nila yung kanilang special risk allowance na bunga nila ng kanilang pakikipag-usap sa DOH noong June 2. Pero sana nila ay mabigyan na rin ng ayuda yung mga hindi pa nakakatanggap noong nakaraang taon. Isang grupo ng mga health workers sa nag-ingay kamakailan dahil sa mga hindi na ibibigay na benepisyo mula sa Bayanihan 2. Panawagan naman ni Deputy Speaker Rufus Rodriguez kay Pangulong Rodrigo Duterte na magpatawag na ng special session para mapalawig pa itong paggamit ng pondo ng Bayanihan 2 at matalakay din yung Bayanihan 3 na inaasahang magbibigay ng ayuda sa bawat Pilipino at maging sa mga sektor na naapektuhan ng pandemya. Ela, itong kung hindi talaga ma-extend itong Bayanihan 2 ay mapupunta sa Bureau of Treasury o sa Kaba ng Bayan kung ano man ang matitirang pondo dito. Ella? Ray Pelayo live na nag-uulat mula sa Caloocan City. Magbubukas ng karagdagang vaccine slot ang Navotas Local Government para sa mga nais magpabakuna ngunit walang kakayahan na makapagparehistro online. Maaari ang mga itong mag-walk-in sa mga vaccination center. Samantala, sa Quezon City naman ay mahigit 50 o 50,000 slots ang bubuksan para sa online booking sa mga nais tumanggap ng first dose ng vaccine. At mula sa Navotas City, may live report si JP Nunez live. JP, bakit ipatutupad itong walk-in? Hindi kaya magkaroon ng problema ito dyan sa Navotas? At paano kung biglang dumagsa ang mga tao? Yes, Floor. Actually, itong walk-in sa Navotas ay nung April pa nila ipinatutupad. At ngayong araw lang ay magdadagdag sila o magkakaroon lang ng karagdagang mga slot na mahigit yan sa 2,000 para ngayong araw dun sa mga pipila
ng walk-in ng magpapabakuna. At kumpiyansa nga si Mayor Toby Tiangco na hindi ito magkakaroon ng kaguluhan sa mga pila dahil sa obserbasyon nila noon pa mang April ay wala namang napaulat na nagkaroon ng kaguluhan sa pila kapag may walk-in. Kasi ang kanilang sinasabi nga ni Mayor Toby na kanilang diskarte ay yung Pfizer vaccine, yun lang yung bukod-tanging brand na kanilang ibinukod-tanging brand na hindi pinapayagan yung walk-in. Dahil ngayon yung napaulat nung umpisa na merong pagkakaguluhan dun sa pila nung in-announce na merong Pfizer vaccine. Pero dito sa mga walk-in na site katulad nitong pinuntahan natin sa Tansa Elementary School ay wala naman at nakita natin na maayos yung kanilang pagpapatupad dun sa pila at hindi naman ganun karami din yung mga nagpapabakuna. At 7 mga vaccination sites sa Nabotas ang bukas para tumanggap ng walk-in na nais magpabakuna para sa first dose. Kabilang dyan ang mga vaccination center sa Kaunlaran High School, Daang Hari Elementary School, Tumana Health Center, San Jose Academy, Tanza Elementary School, Tangos National High School at Nabotas Fishport Complex. Tigta 300 walk-ins ang papayagan sa mga vaccination center para tumanggap ng kanilang first dose ng CoronaVac vaccines at magsisimula ito mamayang alauna ng hapon. Ayon kay Mayor Toby Tiangco, minarapat rin nilang magbukas para sa walk-ins dahil may mga kababayan silang mahihirap na wala namang gadget o hindi kayang mag-register online. Nasa mahigit 100,000 na ang kabuuang nabakunahan sa Nabotas City. Samantala, ang Quezon City LGU naman ay magbubukas muli ng vaccine slot para sa 55,450 individuals para sa online booking ng Easy Consult. Sisimulan ito mamayang alas 5 ng hapon at maaari ring pumili ng schedule ng pagbabakuna mula July 1 hanggang 6 sa alinman sa mga vaccination centers na pagpipilian ang mga magpaparehistro. At dahil online registration ang ipinatutupad sa QC, bawal pa ang walk-in at tanging ang mga may confirmation schedule mula sa Easy Consult at QR code lang ang papayagan sa mga vaccination sites. At ito, Floor, mga vaccination slots na to na muling binuksan ng mga LGU sa Nabotas at Quezon City ay bukas yan mula A1 hanggang A5 priority group. Samantala, yan muna ang ating update mula dito sa Nabotas City. Balik sa iyo, Floor. JP, dahil Sinovac yata yung brand ngayon na ibabakuna, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Marami bang tao? Floor, yun nga, nabanggit ni Mayor Toby, kahit pa man nung April na nagsimula sila ng walk-in, kahit anong brand, halos konti yung kanilang, yung pumipila din at hindi naman nagkakaroon ng pagsisiksikan. Ngayon, CoronaVac vaccines yung nakalaan. Sa obserbasyon natin, halos wala din namang, hindi ganun karami din yung mga pumipila. Kaya itong ginawa nila Mayor Toby ngayon, nagdagdag na rin sila nung mga bakuna para mas mabigyan pa yung o mas mahikayat pa yung ibang mga residente para madagdagan yung bilang ng mga nagpapabakuna na pwede silang magpunta dito ng walk-in. Floor? Yes, kasi nabanggit mo eh yung sa Pfizer, marami kasing walk-in, maraming nagkakagulo. Pero ngayong pagka Sinovac naman, eh parang hindi naman magulo at kukunti lang. So parang nangangahulugan na parang ang gusto ng tao ay Pfizer. Yes, Floor, yun nga yung sinabi ni Mayor Toby na dun sa Pfizer kasi merong napaulat nun na nung in-announce na Pfizer yung nasa vaccination site ay merong nagunahan yung mga tao para lang makakuha ng bakunang Pfizer. Kaya dito ang ginawa nila sa Nabotas, pagka Pfizer ang vaccine ay hindi pinapayagan yung walk-in. Tanging dun lang sa mga ibang brand katulad ng hindi lang CoronaVac, pati yung AstraZeneca, tsaka yung iba pang brand na supply dito sa Nabotas City. Floor? Maraming salamat, JP Nunez, nagulat na live mula sa Nabotas City. Pinaiimbestiga
Kinagana ni Philippine National Police Chief, Police General Guillermo Eleazar, ang issue ng vaccine schedule fixer sa Pasig. Ito'y kasunod ng pahayag ni Mayor Vico Soto na dalawa ang nahuli na nanghihingi ng pera sa mga nais na maunang makapagbakuna. At mula sa Mandaluyong, may report si Lea Ilagan live. Kaya, sino-sino itong mga nahuli at may connection ba ang mga ito sa LGU? Ella, yan nga ang medyo malabo pa, no? Dahil nang i-text ko itong Pasig Chief of Police, si Colonel Arugay, ay sinasabi niya na wala namang arestado ang Philippine National Police na dalawang fixer gaya nung sinasabi ni Mayor Vico Soto. Pero ang pahayag naman na inilabas itong Pasig LGU, sinasabi nilang dinudokumento pa nila itong nahuling dalawang fixer. Ibig sabihin, hindi pa nila na-turn over sa Philippine National Police itong nahuli na ito dahil wala pang detalyeng maibigay itong Philippine National Police at hindi rin natin malaman kung magkano ba ang hinihinging pera nitong mga itong dalawang fixer na ito sa mga nais na maunang makapagpabakuna. Ang sinabi lang nitong si Mayor Vico Soto, pinagkakitaan ng nahuling mga fixer ang vaccination program ng Pasig City. Sa pahayag nga nitong si Mayor Vico Soto sa kanyang FB page, modus ng nahuling mga fixer ang magpabayad kapalit ng schedule sa vaccination. Pakinggan natin si Mayor Soto. May nahuli na tayong dalawang fixer. May formal complaint po yan na ipafile laban sa kanila. Sa invoke na mismo. Bahala na sila. Good luck na lang sa kanila. Hindi man tayo papayag ng ganun, di ba? Nakapila ng maayos mga tao, ang tagal nag-aantay ng schedule, tapos magpapasingit kayo ng ganun-ganun lang, tapos pagkakakitaan nyo pa, hindi pwede yun. Kaya naman na Ella, sinabi ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar sa Criminal Investigation and Detection Group na makipag-ugnayan sa mga local government units hinggil sa mentahan ng schedule sa pagbabakuna. Ayon kay General Eleazar, posible kasing hindi lamang sa Pasig nangyayari ang tinatawag na vaccine schedule fixer kung saan nanghihingi nga ng pera ang mga fixer sa mga individual na nais na maunang mabakunahan. Sinabi ni General Eleazar na dapat na matudukan agad ang ginagawang pananamantala ng mga suspect. Apila pa ni General Eleazar sa publiko, huwag pumagat sa modus ng mga fixer dahil mayroon namang sinusunod na kategorya ang LGU sa kung sino ang dapat na mapabilang sa unang babakunahan. Hinikayat din Ella ni General Eleazar ang publiko na magsumbong sa kanilang hotline na isumbong o sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya sakaling alukin sila o may kilala silang gumagawa ng ganitong modus. Ella? Alright, maraming salamat. Lea Ilagan live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. At para naman sa ating The Legacy Continues update, bawat pamantasan at paaralan sa ating bansa ay apektado ng pandemya. Ang mga estudyante kung hindi online ay modular ang paraan ng pag-aaral. Ngunit problema ng ilang guro kung paano may pagpapatuloy ang pamimigay ng modules sa kanilang mga estudyante. Kaya ang hiling ng isang paaralan sa Pangasinan, kaugnay ng kanilang suliranin sa module, tinugunan ng Members Church of God International. Alamin natin ang detalye mula kay Brother Ronald Macanas, live mula sa Tayug, Pangasinan. Yes, Brother Ronald. At mag-aaral ang new normal setup ng pag-aaral sa ating bansa dahil sa pandemic. Bukod sa kailangan ng internet connection para sa online classes, gumagastos din ang mga guro para sa printed modules na ginagamit sa modular distance learning setup. Kaya ang malaking tanong, sa dami ng kailangang i-print na module, nakakailang palit kaya ng printer ang ating mga guro? Para sa ilang magulang, pabor ang ganitong setup ng pag-aaral para na rin sa kalusugan ng kani-kanilang mga anak. Nakakatulong sa maganda na sa aming mga magulang dahil
protektado yung aming mga anak. Ang kagandahan naman dito, kung module, alam mo na, less pamasahe, makatipid kami sa kanilang mga baon at pamasahe. Para makapagbigay ng module sa mga mag-aaral, pumupunta ang mga guro sa paaralan at dito sila nagpiprint ng school materials. 172 ang kabuuang bilang ng mga estudyanteng kailangang bigyan ng modules. Sa ganitong dami at halos mayat mayang pagpiprint, aling printer kaya ang hindi masisira? Mas maganda kung meron pang additional na printer para po patuloy naming maibigay yung pangangailangan ng mga pupils sa distribution po ng modules. Yung printer, kakapaayos ko lang ng mga 7 na printer pero medyo nag-paper jam. Ang suliranin sa printer ay bukod pa sa kakapusan sa pondo dahil hindi sapat ang kanilang natatanggap na budget para sa school maintenance and other operating expenses. Ito ay dahil sa kahit hindi ginagamit ang maraming silid-aralan, ay patuloy naman ang paggamit ng kuryente at tubig ng mga guro at staff ng paaralan. Kaya naman, ang hiling ni Ma'am Rowena Camagay, ang punong guro ng paaralan, ay isang bagong printer upang kanilang maipagpatuloy ang pagpiprint at pamimigay ng mga module sa halos 200 mga mag-aaral. Ito naman ay agad na tinugunan ng Members Church of God International o MCGI. Isang brand new printer at supply ng bond papers ang ipinagkaloob ng grupo. Lubos na nagpapasalamat sa Diyos ang mga guro sa paaralang elementarya ng San Roque dahil dumating ang tugon sa kanilang kahilingan. Mula po dito sa San Roque Elementary School, kami pong mga teachers ay lubos na nagpapasalamat una po sa Diyos at sa Members Church of God International. Maraming salamat po. Bukod sa printer at supply ng bond papers na ipinagkaloob ng Members Church of God International sa paaralan, ay nagsagawa rin ng Brigada Eskwela ang MCGI Volunteers. Naglinis at nagsaayos ng ilang kagamitan sa paaralan habang tiniyak na nasusunod ang health protocols habang ginagawa ang Brigada Eskwela. Maraming salamat sa Diyos sa bawat mabubuting pagkakataon na makapaglingkod sa ating mga kababayan. Brother Aga, bahagi ng commitment ng mga guro sa San Roque Elementary School na may pagpatuloy ang pagtuturo sa mga bata. Kahit na ito'y mga hulugan ng pagdukot ng sariling pera mula sa kanilang mga bulsa. Kaya nagpapasalamat sa Diyos ang MCGI Volunteers gaya ng aking nasa likuran. Dahil sa mabuting pagkakataon na makatulong sa mga itinuturing nating pangalawang mga magulang, ang ating mga guro. Live po mula dito sa Bayan ng Tayug, Pangasinan, ako po si Brother Ronald Macanas para sa The Legacy Continues. Brother Aga? Okay, maraming salamat Brother Ronald Macanas. At maliban po sa San Roque Elementary School sa San Jacinto, Pangasinan, kabilang din sa mga napiling benepisyaryo ng wish granting activity ng MCGI, sina J.S. Conde from Bagak, Bataan, Roberto Salazar, Gloria Oriental Mindoro, Beuji Padayao, Balimbing Rizal, Marilyn Arroyo, Masbate City, Roselda Parena, Bahay Pare, Pampanga, Acela Bautista, Southville, Rizal, Jameline Pabia, Santo Niño, Samar, Rodrigo Claro from Palawan at Felicitas Hababag ng Sorsogon.
Hinamon ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Manny Pacquiao na tukuyin mga pangalan at ahensyang sangkot sa korupsyon gaya ng ipinaratang umano ng senador sa administrasyon. May papala rin ang Pangulo sa senador. Para sa detalye, narito ang ulat ni Nel Maribuco. Kaya ni Pacquiao, salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawin ako. Maglista ka, Pacquiao. Ito ang hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Senator Manny Pacquiao matapos umanong magkomento ito na lumala ang korupsyon sa ilalim ng Duterte administration. Nagtataka ang Pangulo kung bakit walang binabanggit sa kanya ang senador na mga issues sa nakaraang mga taon ng kanyang panunungkulan. Di ba ang sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know, give me the office and the... Ganon ang dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin. Tapos ngayon sabihin mo, corrupt. Ayon kay Pangulong Duterte, karamihan ng mga tinukoy na corrupt sa kanyang administrasyon ay tinanggal na niya at ang iba ay nahaharap na sa mga reklamo sa ombudsman. Pero hindi inaalis ng Pangulo ang realidad na may korupsyon pa rin sa ilang ahensya ng pamahalaan na ang ibang tauhan niya ay nagmula pa sa mga nakaraang administrasyon. Naiulat na nais tutukan umano ni Senator Pacquiao ang korupsyon sa gobyerno at pagtatayo ng bahay para sa lahat ng Pilipino kapag siya ay nagdesisyon ng tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Every administration will have its share of the problem of corruption. Do not ever think that if you will win as president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. And for your dream of giving everybody houses in 6 years' time, just like what the Senator Enrile said, good luck na lang, you must be dreaming. May babala naman si Pangulong Duterte sakaling hindi magawa ng senador ang hamon nito. If you fail to do that, I will campaign against you. Because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. I put you on notice na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another in politics. Magkasama sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ng Dalawa, si Pangulong Duterte bilang chairman at party president naman si Senator Pacquiao. Samantala, hindi naman sinasara ni Pangulong Duterte ang posibilidad na tanggapin niya ang udyok ng kanyang mga kapartido na tumakbo bilang vice president sa 2022 elections. Sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there... Siguro. Pero kung wala akong space, everybody is crowding up wanting to be one vice president, sila na lang muna kasi tapos na ako. Ayon sa Pangulo, may mga nais pa siyang magawa. But there are things I'd like to continue and that would be dependent on also of the president that I will support. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang programa na layong suportahan ang paggamit ng clean energy sa bansa ang inilunsad kahapon ng United States Agency for International Development o USAID. Mula sa Quezon City, narito ang report ni Harleen Delgado live. Harleen, ano-ano ang mga aasahan natin sa programa na ito ng USAID na meron bang maitutulong sa problema ng kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa? Ella, isang competitive, secure at resilient na energy sector sa Pilipinas. Yan ang layunin ng Energy Secure Philippines o ESP program ng USAID na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos.
Kahapon, Ella, isang virtual signing ng Memorandum of Understanding ang naganap sa pagitan ni USAID Philippines Acting Mission Director Sean Calyahan at Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Sinaksihan din ito ni na U.S. Embassy Charge d'Affaires John Law at Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson Agnes de Vanadera. Sa ilalim ng programa, Ella, makikipagtulungan ng Estados Unidos sa pamahalaan ng Pilipinas at pribadong sektor upang mapabuti ang paggamit ng enerhiya ng mga energy utilities, renewable energy systems, at mapabuti ang kompetisyon sa power sector at bigyang pansin ang cybersecurity sa energy sector. Layon din ng U.S. government na mag-invest ng 36 billion pesos sa pribadong sektor at mag-develop ng 500 megawatts ng clean energy generation capacity. Ayon kay Law, umaasa silang magkakaroon ng bagong partnerships sa iba't ibang stakeholders sa sektor ng ng enerhiya. Para naman kay Secretary Cusi, isa itong malaking oportunidad sa DOE sa pagbisita nito sa kasalukuyang mga polisiya ng ahensya para sa energy goals ng bansa. Ella, parte yan ang parte ng ESP ng selebrasyon ng 75th anniversary ng diplomatic relations sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Ipinatawag ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian ang may-ari ng kumpanyang nagpasweldo sa isang empleyado nito ng mahigit 1,000 piso gamit ang mga barya na 5 at 10 sentimos. Mula sa Valenzuela City, may ulat si Asher Calapan Jr. live. Asher, ano ba ang polisiya sa pagbabayad gamit ang mga barya? Aga mayroong limitasyon sa paggamit ng mga barya na itinakda ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa pagbabayad ng pribado o pampublikong debito o pagkakautang bilang legal tender o salaping umiiral. Batay sa BSP Circular No. 537 Series of 2006, ang mga baryang piso, 5 piso at 10 piso ay maaari lang gamitin pambayad kung ang halaga ay hindi lalagpas ng 1,000 piso. Habang mga baryang 1 sentimo, 5, 10 at 25 sentimos ay maaaring pambayad kung ang halaga ay hindi hihigit sa 100 piso. Wala namang limitasyon sa pagbabayad gamit ang Philippine currency notes o mga salaping papel sa pagbabayad bilang legal tender. Tinukoy ito ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela City matapos magreklamo ang isang trabador na pinapasweldo o pinasweldo ng kanyang employer ng 1,056 pesos gamit ang 5 at 10 sentimos na barya. Ito ay matapos makarating mismo kay Mayor Rex Gatchalian ang social media post ng kamag-anak ng empleyado kaugnay nga ng reklamo. Batay sa post, katumbas ng 2 araw na trabaho ang naturang sweldo kung saan 12 oras ang bawat araw na may sweldo na 528 pesos kada araw. Ayon kay Mayor Gatchalian, dapat ay tinatrato ng maayos ang mga industry workers at hindi dinidemoralize o pahinain ang loob. Nakaharap na ng alkalde ang naturang manggagawa at ang isa sa mga representante ng kumpanyang pinagtatrabuhan nito dahil sa kasalukuyan ay nasa out of town ang may-ari nito. Gayunman, pinatatawag na rin ang may-ari ng kumpanya na kasalukuyang nasa out of town na siyang dapat makasagot ng mga reklamo. Nakatakdang magpulong ang mga ito bukas ng umaga upang pagpaliwanagin ang may-ari ng kumpanya kaugnay ng reklamo. Sa isang pahayag, nagbanta ang Valenzuela City Mayor na sususpindihin ang business permit ng kumpanyang kumawawa sa empleyado. Aga? Okay, maraming salamat, Asher Calapan Jr. Lumagda ng 1 kasunduan ang National Bureau of Investigation at Integrated Bar of the Philippines o IBP para sa proteksyon ng mga nasa legal profession. Kasunod ito ng mga insidente ng mga karahasan at pagpaslang sa ilang mga abogado at huwes. Mula sa Quezon City, may ula si Dante Amento live. Dante, ano ang partikular na nilalaman ng kasunduan na ito? Yes, Ella, ang pangunahin ngang laman nitong kasunduan ay mabigyan ng proteksyon ang mga nasa legal profession katulad ng mga abogado, mga prosecutor at gayon din yung mga nagtatrabaho sa judiciary
mula sa iba't ibang banta sa kanilang buhay tulad ng harassment o kaya pagpatay habang sila ay gumaganap ng kanilang trabaho o tungkulin. Batay sa datos na inilabas kamakailan ng Free Legal Assistance Group o FLAG na pinangungunahan ni Attorney Chel Jocno mula ng panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos hanggang kay Presidente Duterte ay umabot na sa 89 na mga abogado ang napapatay at nawawala sa bansa, kung saan pinakamarami umano rito ay sa kasalukuyang administrasyon na nasa 61. Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI, sila ang mangunguna sa pagpapabilis ng investigasyon sa insidente ng karahasan laban sa mga nasa legal o laban sa mga legal professional para sa agarang hustisya. Sa bahagi naman ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, magbibigay ito ng legal assistance sa mga tauhan ng NBI na posibleng makararanas din ng panghaharas habang sila ay nag-iimbestiga. Ella, dagdag pa ng NBI, magkakaloob ng karampatang insentibo ang mga IBP para mainganyo ang mga informant at saksi na tumulong para sa mabilis na ikalulutas ng isang kaso. Mayroon ding direct line of communication ang lahat ng mga opisyal ng IBP at NBI sa lokal at nasyonal para sa maayos at mabilis na koordinasyon. Ella, inaasahan din na magkakaroon ng data at information sharing ang magkabilang panig para malaman at mapigilan yung mga banta sa buhay at kaligtasan ng mga tauhan, either ng NBI at gayon din ng IBP o ng mga legal professional. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Samantala, balikan po natin ang naantalang ulat kanina ni Nel Maribohok kaugnay ng panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kumpletuhin na ang pabahay doon sa mga nakatira sa ilalim ng tulay at gayon din sa mga naapektuhan ng bagyong Yolanda. Yes, Nel? Yes, Flor. Inatasan nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang National Housing Authority na magtayo ng mga libreng pabahay para sa mga mahihirap na nakatira, partikular sa ilalim ng tulay. Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang weekly IATF meeting. Binigyantiin din ng Pangulo na hindi kakayanin pa ng pamahalaan na magkaroon ng mass housing o malawakang libreng pabahay para sa lahat ng mga mahirap na Pilipino. Samantala, hinamon naman ni Pangulong Duterte ang Housing and Urban Development Coordinating Council at NHA na tapusin agad sa loob ng 6 na buwan ng pabahay para sa mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda noong 2013. Sinabi ng Pangulo na pumunta siya noon sa Tacloban City Leyte. 2 bahay lang umano ang kanilang nakita mula sa nakaplanong pabahay. Sa ilalim ng Duterte administration noong nakarang taon, nasa mahigit 90,000 housing units ang hindi pa natatapos maitayo para sa mga biktima ng super typhoon. Mula 220,680 Yolanda housing units na target maitayo, 59% o 130,317 housing units pa lamang ang nakukompleto. Floor? Maraming salamat, Nel Maribohok. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, Versikulo 14, na nagsasabi, "Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon." At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sumainyo po ang CNews. Magkita-kita po tayong muli bukas sa ganitong oras. Magandang tanghali.